Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Rona, ang inyong guro sa MAPE Music 4. Ang ating aralin sa unang markahan, unang linggo, ay mga hulwarang ritmo at ang kumpas nito sa iba't ibang palakumpasan. Ang bawat komposisyong musikal ay binubuo ng iba't ibang note, nota at res or pahinga at ng iba pang simbolong pangmusika. Ang bawat note ay may katumbas na res. Sa araling ito, matututuhan ang pakikinig, pagkilala, pagbasa, paggalaw at pagsulat ng rhythmic pattern gamit ang iba't ibang note at res. Ito ay isang halimbawa ng note at res chart or sa Tagalog, nota or pahinga at ang kanyang bilang ng kumpas. Mapapansin natin na meron tayong iba't ibang simbolo ng nota at pahinga. Pag-uusapan muna natin ang mga nota. So, mapapansin nyo, meron tayong tinatawag na puong nota or whole note na merong kumpas or bilang na apat. So, paano siya sinusulat? Okay, so ito ay sinusulat na parang hugis or oblong. Ang sumunod naman ay hating nota or half note na merong kumpas na bilang dalawa. So, paano sumulat ng half note? Gagawa muna kayo ng oblong at lalagay niyo siya ng linyang patayo. Ang sunod naman ay kapat na nota or tinatawag natin quarter note na may bilang ng kumpas isa. So, paano siya sinusulat? Gagawa kayo ng oblong, guguhitan nyo ng linyang patayo at isi-shade nyo or kukulayan nyo ang oblong. At ang pinakahuli ay ang kawalong nota or eighth note na merong bilang na kumpas na 1/2. So, paano siya gagawin? Susulat natin muna si quarter note at lalagyan nyo ng tenga ang pinakaitaas na linya. Tandaan natin mga bata na ang whole note ay makakapanggap ng apat na kumpas, ang half note, dalawang kumpas, ang quarter note, isang kumpas, at ang eighth note ay merong kalahating kumpas. Dadako naman tayo sa pahinga. Okay. So, meron tayong tinatawag na buong pahinga or whole res na merong bilang na apat na kumpas. Para madali nating matandaan ang simbolo ng whole res, para siyang sombrerong nakatihaya. Ang sumunod naman ay ang hating pahinga or half rest na merong bilang ng kumpas na dalawa. So, para matandaan natin siya, para siyang sombrero na nakatayo. Ang sumunod naman ay kapat na pahinga or quarter rest na may bilang ng kumpas na isa. So, paano siya sinusulat? Gagawa muna kayo ng letter Z at ang nasa ilalim ay letter C. At ang pinakahuli ay ang kawalong pahinga or eighth res na may bilang ng kumpas na kalahati. Okay, paano siya isusulat? Susulat muna kayo ng linyang pahiga at dudugtungan nyo ng letter C. Pag-aralan ang mga sumusunod
na mga hulwarang ritmo sa parakumpasang 2-4, 3-4, at 4-4. Bigyang pansin ang pinagsama-samang nota at pahinga sa bawat sukat. May katumbas itong bilang ng kumpas na nakasulat sa ilalim. Tandaan, ang bilang ng kumpas ay 1-2, 1-2-3, at 1-2-3-4. Ito ay iilan lang na pagpapaliwanag sa hulwarang kumpas. Ito ay isang halimbawa ng hulwarang kumpas na 2-4. Meron tayong isang nota, isang palakpak, at ang bilang ay 1-2. Paano siya gagawin? 1-2. Isa pang halimbawa ng 2-4 time signature ay tatlong nota, tatlong palakpak, at ang bilang ay 1-2-end. Pakinggan, 1-2-end. Mapapansin mo na nota lamang ang may palakpak at tahimik sa pahinga habang tuloy ang pagbibilang sa kumpas nito. Para naman sa 3-4 time signature, ang halimbawa dito ay dalawang nota, dalawang palakpak, ang bilang ay 1-2-3. Pakinggan, 1-2-3. Sa 4-4 time signature, ang unang halimbawa ay isang nota, isang palakpak, ang bilang ay 1-2-3-4. Pakinggan, 1-2-3-4. Ang pangalawang halimbawa ay dalawang nota, dalawang palakpak, ang bilang ay 1-2-3-4. Pakinggan, 1-2-3-4. Isa pang halimbawa para sa time signature na 4-4 ay limang nota, limang palakpak, ang bilang ay 1-2-3-4-end. Pakinggan, 1-2-3-4-end. Mapapansin natin na nota lamang ang may palakpak at tahimik sa pahinga habang tuloy-tuloy ang pagbibilang sa kumpas nito. Ang hulwarang ritmo ay ang pinagsama-samang mga nota at pahinga sa isang sukat. Ang pagkakasunod-sunod ng iba't ibang halaga ng mga nota at pahinga ay nakabubuo ng hulwaran o pattern. Ang kombinasyon ng mga nota at pahinga sa isang sukat ay depende rin sa meter o palakumpasan. Mas mabibigyan mo ng halaga ang bawat kumpas ng nota sa pamamagitan ng pagpapalakpak sa tamang kumpas nito. At dito nagtatapos ang konsepto ng Music 4 para sa Week 1. Ang tinuturo ng tatlong pulang aro ay ang halimbawa ng bar line.